Doon sa adaptability trials, may mga sinet up ang regions na experiment to evaluate yung performance ng tatlong varieties ng adlay. So, ito ay gagawin nila na within two cropping seasons. So, last April 2011, nagkaroon kami ng initial annual review ng project at ang mga project and implementers ay nag-report na isa-isa tungkol sa kanilang mga findings. Yung adaptability natin ay wala siyang fertilizer kahit organic, wala kang gagamitin na organic or yung pesticides, fertilizer, yung inorganic, wala din. So talagang itatry siya kung pwede ba siyang mabuhay nang walang mga gano'n na ibibigay sa kanya. Yung observation namin dito, yung pagkatanim, hindi siya masyadong affected pag hindi nag-umulan. Hindi siya masyadong susceptible sa mga diseases. Kung merong mang nakita ng mga sakit or mga peste, kukonti-konti lang. Hindi naman siya makaka-apekto doon sa yield niya. Na-try na din namin na ipakain siya sa baka. So, sarap na sarap yung baka. Kaya gustong-gusto niya yon. Kaya kung magtatanim ng adlay, huwag niyang papalapitin yung mga animals kasi gustong-gusto nilang pagkain yung adlay. Yung ginawa namin dito, which is organically grown actually. So, first, nung in-establish namin yung area, nag-harrowing muna kami. And then, 2 to 3 times. And then, after that, we followed yung recommendation na 90 between furrows. And then, distance of between hills of 60 centimeters. So, nag-apply din kami ng, before planting, nag-apply kami ng organic. And then, after that, tinanim namin yung adlay. So, using yung jabber planter, yun kasi yung isang practice namin dito, using yung jabber planter para at least sigurado yung germination. Na-observe na din namin, yung 90 centimeter between furrows, we are thinking na medyo i-closer namin yung spacing yung between furrows para at least medyo ma-minimize yung weeding. Ang isang ginawa din namin for the control of mga pests dito is we applied yung mga biocontrol agents, just like yung trichogramma, saka yung earwig. Although may observations kami na na-attack rin pala itong adlay ng corn borer. So, pero at least nakatulong pa rin yung mga biocontrol agents. Around 2-3% lang naman yung na infect ng corn borer. Dito sa adaptability trial namin, so naitanim namin yung tinanim namin yung yung tatlong varieties, yung tapol, ginampay sa kagulyan. So far, sa observations namin sa tatlong variety, ang gulyan ang pinakamaraming yield. We tried to compare the effects of this adlay crop fertilized with inorganic fertilizer at the rate of 7840 kilograms per hectare. Ito na ngayon ang makikita natin. Ang banda dyan, yun ang ginamitan natin ng organic fertilizer at a rate of 3 tons per hectare. At yung banda doon, yun, walang ginamit na fertilizer. We tried to incorporate with this study the different spacing of planting using 25 centimeters between hills, 50 centimeters at 75. In terms sa yield, siguro maliit lang ang diferensya comparing the sa organic at saka inorganic. Meaning we could still use this one even just using a few amount of organic fertilizer. Then the spacing, it should be 50. I guess that's 50 centimeters between hills. And the rows should be 75 centimeters. I'm expecting that we can easily get about 4 tons per hectare, which is very comparable to corn. Now, ang isang advantage na nakita ko dito ay so far, sa ngayon, wala pa kami nakita na mga insects na nakita dito sa crop na ito. Meaning, we did not use any chemicals.
ito na siguro ang isang pinangarap ng karamihan nating mga kababayan na we can still produce even without using insecticides. Nakita nga nila dito na may magandang yield na base sa kanilang trials. So ang Region 5, nakapag-come up na sila ng kanilang rough estimate tungkol sa ano, sa cost ng production ng Adlay. Sa Region 4 naman ay nakapag-come up na sila ng nutrient analysis ng Adlay. So aside from the adaptability trials na kinakandak ng bawat region, ginagawa na rin nila ang seed production to ensure na mayroong available seeds sa kanilang istasyon. Eventually, ang target talaga dito is kailangan i-certify yung seeds, no? So aside from adaptability trials and seed production na ginagawa ng mga regions, nagkakandak din sila ng product development. So katulad ng sinaing na adlay na parang kanin, lugaw, aros kaldo, mga kakanin katulad ng biko at maja blanca, at byproducts out of adlay katulad ng flour at wine. Ang Region 2 naman nakapag-come up na ng mga brochures, leaflet on adlay para sa kanilang promotional activities. Nagpa-plan din na magkaroon ng national festival on adlay. Ang isang component ng programa ay mag-document din ng mga best practices, local varieties on adlay sa iba-ibang region. So ang pinaka-latest ngang ginawa natin dito ay yung documentation ng adlay sa Region 9 na kung saan ay nakita nila na out of 33 barangays ay 19 ang nagtatanim ng adlay. Nakita rin ng team na maganda ang yield performance ng adlay sa kanilang lugar. So dito sa documentation na ginawa ng bar, tinap din namin ang expertise ng PhilMec para tingnan nila ang post-harvest practices ng mga IPs at pag-aaralan kung paano ma-improve itong mga practices na ito and eventually magamit ang teknolohiya para sa post-harvest concern ng adlay. Aside from post-harvest, mayroon pang mga ibang researchable areas na na-identify such as pests and diseases at iba pang aspeto mula production hanggang marketing ng products. Ang plan now is to expand this in all regions kasi we now consider this as one of our priority crops in our program. Aside from adaptability trials, ito ay may ongoing na rin na test sa Department of Science and Technology para tingnan din yung nutrient composition ng adlay. Ang isa pang plano ng ating proyekto ay conduct ng on-farm trials para ma-verify ang ating mga research findings at makapag-come up tayo ng mga location-specific technologies para sa ating magsasaka. Bukod kasi sa pagiging potential food source ng adlay, gusto rin natin itong i-adapt ng mga farmers para makapag-diversify sila at mabigyan ng additional income. Sa inaanyayahan ko ang ibang mga magsasaka na magtanim din ng adlay dahil makabubuti ito sa kanilang kabuhayan.